sarili mo. Unahin mo muna yung mga magulang, muna, kung sino yung may bisita, na bago yung sarili mo. Hindi yung pagkakain, ikaw ang unang kumakain. Pag matutulog, ikaw ang unang matutulog. Hindi ganon. Dapat handa kang sumunod. Handa kang maglingkod. Amen! Baliwala po! Amen po? Pagsasantabihin ang mga pansariling libangan kapag ito ay makakahadlang sa panahong papiling ang pamilya. Pagsasantabihin ang mga pansariling libangan kapag ito ay makakahadlang sa panahong papiling ang pamilya. Pati yung paglilibang. Kung kailangan ka ng pamilya, sasantabi mo muna yun. Pansarili, unahin mo muna yung pamilya. Yeah? Unahin niyo po yung pamilya. Banding. May banding kayo ng mga siyempre, sa sambahayan. Amnam? O may merong kong pansarili, o inaayayaan ka ng mga ganito, hindi muna. Sasantabi mo muna yun. Kunahin mo yung iyong pamilya. Pero kung may utos sa iyo si Yahuhul, si Yahuhul ang unahin mo. Amnam? Kahit na merong kang pansariling ambisyon. Next, ang pagbabago ng mga plano, ang paghinto sa gitna ng isang proyekto kung kinakailangan kapag may sasabihin ang isa sa miyembro ng pamilya. Hana, hinto ka muna. Meron siyang suggestion. Ay, ganun. Pakinggan mo muna. Hana, available. Yeah? Handa kang makinig. Hindi lang sa pagsunod. Handa ka rin makinig. Kung may sasabihin yung miyembro ng pamilya, pause for a while. Hana, tigil sandali. Pakinggan mo. Ano? Dahil kung makakatulong, accept, ano? Tanggapin. Yung ganun po ang pagiging available. Diba? Handa ka rin makinig. Handa kang sumunod, handa ka rin makinig. Next, ang pagbabago ng mga plano kasama ang mga kaibigan upang tulungan ng pamilya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Iibahin mo yung plano. Diba? No, meron pa nga nandun yung mga kaibigan mo. Eh kaso meron din nga may bisita yung sambahayan. Santabi mo muna yun. Baguhin mo yung plano. Unahin mo muna yung dapat mo unahin. Set mo yung priority. Kahit meron pa nga meron pang nakaset na plano, baguhin mo. Amnam, laging handa kang sumunod. Handa kang maglingkod. Amnam, yun po yung sa bahay. Paano naman natin mapapakita ang pagiging available o pagiging laging handang sumunod sa pinagtatrabahuan? Una, ang pagiging handa sa pagsasagawa ng mga bagay na higit pa sa inaasahan nilang aking gagawin. Amnam, hindi yung kapag ano, hindi, ito lang yung ano, gandito lang yung sagot ni. Kaya ang gandito lang ani. Yeah? Hindi ko naman trabaho yan eh. Dapat kapag meron kang dapat isagawa, go the second mile. With excellent nga, di ba? Amnam. Kalinaw po, dapat isasagawa mo yung lagpas pa sa dapat na nilang inaasahan. Amnam. Tandaan nyo, doon ka i-re-reward ni Yahuhul. Amnam. Ang laging handa kang sumunod sa pinagtatrabahuan mo. Amnam. Kasi pag ganun ang attitude mo, doon sa pinagtatrabahuan mo, mas lalo na kay Yahuhul. Amnam, ganun din. Go the second mile. Kapag inutusan ka, excellent lagi ang resulta. Amnam. Number two, ang pagtatrabaho upang makatulong sa pag-uugi ng iyong boss o pinagtatrabahuhan. Amnam, laging nandiyan ka. Kapag kailangan ka ng boss mo, di ba? Amnam, kasi ikaw yung kasama niya para siya magwagi. Tandaan mo, sa ulyano ng mga Yahushua'im, ang anointing ni Yahuhul nasa ulyano. Amnam, kaya pinagpapala yung boss mo dahil pinagpapala ka ni Yahuhul. Amnam, kaya dapat yung pagiging, yung handa kang sumunod sa inuutos sa iyo ng amo mo, yung pinagtatrabahuhan mo. Amnam, hindi ko pag-alala, hindi po eh, ano lang, eh, ganito lang po eh. O kaya sumunod nga, pero medya-medya lang. Yan? Sa oras, sa break time.
Pag break time, isang oras sa kanya, isang kalahati. Amen. Wala pang alas 5, malapit na siya sa body clock para mag-time out. Hindi ganon. Dapat go the second mile ang paglilingkod. Sa Oholyaw, paano natin mapapakita ang ganong availability o laging handang sumunod sa Oholyaw? Amen. Paano yung mga walang notebook? Sa isip na lang. Okay. Sa internet po, available po yan. Ang pagiging handa upang maglingkod sa anumang paraan. Yan, kapag kailangan ka ng Oholyaw, walang pinipiling oras. Yan. Kailangan po, 8 to 5 lang po ang itatawagan. Hindi ka na, kailangan kahit anong oras. Kapag kailangan ka ng Oholyaw, lagi kang handang sumunod. Madaling araw, kaya ano na yan, o tempolyaw. Amna, meron po tayong pupuntahan. Ganito, ganyan. Amna, mahalaga po yun, yung laging handa kang sumunod. Hindi yun ikaw ang magbibigay ng oras. 8 to 5 lang po ano yung available. Amna, mahusay ka na, wala ka namang oras. Yeah? Hindi, mas mainam na itong available, pero matuturuan. Amna, mahalaga po yung pagiging handa ang laging sumunod. Ikalawa, ang pagbibigay ng tapat ng inyong mausor o mausyor at mga handog tingyo ang resyon. Ang pagbibigay ng tapat ng iyong mausyor o mga handog tingyo ang resyon. Amnan, handa kang ibigay. Amnan, yung buong-buong mausyor mo ng tapat. Yeah? Available. Hindi lang sa utos. Amnan, kundi rin sa pagbibigay. Laging handa kang tumulong. Amnan? No. Intindihan mo natin? Ibibigay mo. Tingyo ang resyon. Amnan? Katulad ngayon. Tama, mamaya. Amnan, ibibigay mo yung iyong ikapu o yung mausyor. Gamyaw karulyaw mo. Kasi lagi kang handang sumunod. Dahil ang utos ay, ano yung utos? Ibigay mo ang iyong ikapu ng buho. Walang labis, walang kulang. Amnan, sa kayong iyong mga handog, laging handa ka sa pagsunod. Amnan, dahil yan ang utos ni Yahukul. Amnan, alam po, kaya mahalaga po yung character na yon, yung pagiging available Ulyano sa Oholyaw, Amnan, sa pinagtatrabuhan mo sa Ulyano, mga sambahayan. Binibigay po sa inyan, yawon po ng molyawon na yan, ng may totoong pag-ibig, wilubos, nakapangbabaan, mewashuang gaul, molkiul, yaw, hushua, ol mewashkay, yawon po magsabi na, Amnan, pareho lahay, yaw, sabun, yaw, hushua.